Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Gusto mo? Eh, hindi ba yung ulo mo yung... Doktora Katie galit na galit at pinagsasampal nga itong si Moira dahil nga ay dinukot siya o kinidnap siya ng isang lalaki. Buti na lang at may tumulong sa kanya kaya nakatakas nga itong si Doktora Katie. At yun nga ay galit na galit siya at isa lang yung iniisip niya na makagagawa noon ay walang iba kundi ang kanyang ninang Moira. Kaya naman hindi siya nag-alinlangan na po. Sumugod agad sa Apex Medical Hospital at isumbong na nga kay Giselle ang ginawa nitong si Moira. Kasi sigurado siya na si Moira lang ang magagawa noon at wala nang iba. Kasi nga alam nitong si Doktora Katie na si Moira ang sinasabi nitong si Lynette na bumangga sa kanya at yung tao na pumasok doon sa kwarto ni Lynette para tuluyan na nga siyang patayin. At ito nga ay wala nang kaduda-duda at 100% na nga itong si Doktora Katie na si Moira yon. Kasi nga pinlano nga nila at humingi siya ng tulong dito kay Doktora Patricia para maisagawa nga ang plano nila na kunwari ay iwi tatapon nga ni Doktora Katie yung bracelet doon sa basuran. At yun nga ginawa nga nitong si Moira na dali-dali siyang pumunta sa loob ng CR para hanapin doon sa basurahan ang sinasabi nitong si Dr. Patricia na itinapon di umano na bracelet nitong si Doktora Katie. Doon ay siguradong sigurado sila at tama ang hinala nila at napakaganda ng plano nila para nga mahuli itong si Moira. At yun nga ay tamang-tama nga ang hinala at kutob nitong si Doktora Katie. Ngayon sigurado na siya na si Moira nga ang sumagasa dito kay Lynette at yung nagtangkang patayin nga siya na pinasok sa hospital. At ito na naman yung kaso na kakahirapin na ni Moira dahil nga sa inutusan niya na naman na kidnapin o dukutin itong si Doktora Katie. Kasi nga sabi ni Moira na kailan gusto mo ng laro eh makipaglaro daw siya. Kaya dali-dali niya nga tinawagan yung lalaki na yun ay inutosan niya para kidnapin nga itong si Doktora Katie. Pero yun ang pagkakamali ni Moira kasi nga napakarami na ng kanyang kaso na kakaharapin at sigurado na wala na siyang lusot kasi nga narinig pa mismo ni Doktora Patricia ang plano nito ng si Moira na tinawagan niya yung lalaki na yun para isakatuparan nga ang kanyang plano laban dito kay Doktora Katie. Kaya naman nang marinig ni Giselle ang mga sinasabi nitong si Doktora Katie at ni Doktora Patricia ay hindi na siya nagdadalawang isip na ipakulong na nga itong si Moira. At dito ay nagbigay pa siya ng libreng abogado para na rin matapos na ang kahibangan nitong si Moira at para hindi na masira o madamay pa ang Apex Medical Hospital. Kasi pag nagkataon ay malalagay sa alanganin ang hospital ng Apex at maapektuhan yung mga pasyente nila na mga VIP. Kaya naman mainampa na at minabuti na nga ni Giselle na tulungan na nga itong si Doktora Katie na magsampa ng kaso laban dito kay Moira at dapat lang na pagbayaran ni Moira ang kanyang kasalanan. Kasi nga may kaukulang parusa ang ginawa niya kasi nga siya ang utak ng pagkidnap nga dito kay Doktora Katie. Kaya naman itong si Moira ay hindi alam ang gagawin kasi nga pinagtutulungan na siya ng mga tao sa kanyang paligid. At ito namang si Zoe ay walang kaalam-alam sa mga ginagawa na naman ng kanyang mami Moira.